Hello guys, so kumusta kayong lahat? So sigurado sinento sa inyo ng aking admin, no, kasi nag-avail guys namin ng packages, ano kaya ng printer or cutter or ng laminator. So guys, ay mga simple reminders lang naman tungkol sa paggamit nyo ng mga machine na yan. Napaka-importante nito guys, no, lalong-lalo na guys sa mga hindi nagpunta dito sa my shop, kasi hindi naman lahat ay malapit sa Quezon City. So kapag hindi ka guys nagpunta sa shop, mas maganda guys, wag mong i-skip tong video na to para hindi mo guys masira yung printer, laminator or yung cameo mo. So kapag nagpunta ka dito guys sa my shop, no, ito rin naman yung i-explain ko sa'yo, pero usually naman hindi naman talaga na-absorb natin eh. So mas maganda guys, kahit na nagpunta ka na dito, mas maganda panoorin mo rin to at huwag mo rin siyang i-skip hanggang sa may dulo. So ang unang reminders natin guys, ay doon muna tayo sa mga printer natin. Unang-una guys sa reminder natin, yung printer natin guys, ang gagamitin natin yan ay either na pigment, ano kaya sublimation na ink. So meron kasi kaming customer na hindi nagpunta dito sa may shop, no, tapos bumili siya sa amin ng sublimation na printer. Tapos nagulat siya nung nagpiprint siya at nililipat niya doon sa may baso yung kanyang print, ay hindi siya lumilipat. So ang naging problema pala nun guys, ang ginamit niya na ink ay yung original na ink. So ganun rin guys sa may pigment ink, meron rin bumili sa may t-shirt naman, DTP, yung gusto niyang gawin. Kaso nung nilaban niya raw ay nawala raw yung ink. So ang ginamit niya kasi dun guys na ink is yung original na ink. Kasi guys sa may loob ng box na yan, meron pang original na ink dyan. So yung original na ink na yan guys, no, ganito yung itsura niya. So guys, wag nyo nang gagamitin yung original na ink na yan. Ang gagamitin natin guys, no, either itong pigment ink or itong sublimation ink. So again guys, wag nyo nang gagamitin yung original na ink. So guys, ano pwede natin gawin doon sa mga original na ink? Siyempre unang-una pwede natin siyang ibenta. Pangalawa guys, kung meron ka ibang Epson na printer dyan, pwede mo rin siyang gamitin dyan. Basta guys, Epson. So pangalawang reminders guys, no, na yung mga binibili yung printer dito na L121 modified na kagad dyan. Okay, so ano ibig sabihin nun? Yung mga teeth nyan guys, nakaalis na. So sa mga hindi pa nakakalam kung bakit ba inaalis yung shark teeth, no, kasi ang Epson L121, isa yan sa mga pinakamurang printer talaga. Kaso ang problema sa kanya, ang kaya niya lang i-print ay maninipis lang like bond paper. Kapag nag-print kayo sa kanya sa vinyl, ano kaya sa may photo paper, ang nangyari sa kanya is meron siyang guhit. So yung guhit na yun guys, ang cost kasi noon is yung shark teeth na tinatawag. So yung shark teeth na yan guys, no, wala talaga kayo niyang makikita sa Google kasi ako lang nag-invento ng salitang yan. So kapag may nagsabi sa inyo na inaalis yung shark teeth, sigurado yun guys, napanood niya lang ako. So kapag may napanood kayo na video ko guys na inaalis yung shark teeth, no, hindi nyo lang kailangan guys alisin yun. Kasi baka magulat kayo, no, binuksan nyo na yan, tapos pagdating sa loob, nakaalis na pala, no, so sayang yung effort nyo. Pero may mga instances talaga guys, no, na yung mga tornilyo dun sa may pinagkakabitan ng shark teeth na yun, eh, medyo nahihigpitan ko. Okay, so napakadalang lang naman nun. Siguro sa 1,000 na printer, isang ganun lang ang nagawa ko. Pero kung sakaling mangyari na magiging experience sa may printer nyo, is lagi siya nagpe-paper jam. So luluwagan lang natin yung mga tornilyo na yon. At meron rin naman kami isa-send na video sa inyo, no, kung paano ginagawa yun. Pero guys, sobrang dalang nun. As in, sobrang rare na nangyayari yon. Siguro nangyayari yun kapag kapagod na pagod na yung kamay ko. Okay, pero imposible yon. Halos imposible yung nangyayari yon. Pero at least alam nyo rin naman na kapag ka lagi nagpe-paper jam, eh medyo nahigpitan ko lang naman yung tornilyo na yon. Tapos nga guys, no, pangatlong reminder ko na kamukha rin na tong video na to, no, huwag kayo guys mag-i-skip ng mga sinesend namin sa inyo, kasi kapag ka nag-skip kayo, baka magkamali kayo. Hindi lang siya guys baka eh, no, kasi kadalasan talaga nagkakamali kasi nga ini-skip nila yung mga video na ginagawa namin. Kamukha nung sinabi ko nga kanina na nag-print siya sa may baso kaso hindi lumilipat yung ink. Ini-skip niya raw guys yung video, hindi niya raw akalain na yung sublimation ink na pala yung isasali natin instead na yung original na ink. So pang-apat na reminders guys sa mga printer, no, makikita niyo yung mga gilid niyan transparent dyan. So ibig sabihin nun guys, so nakikita natin yung ink level. Guys, wag nating hahayaang matuyuan yung mga printer natin ng ink. Kasi kapag ka natuyuan niya, magkakameron ng bubbles yung mga hose niyan. Kapag ka nagkameron ng bubbles yung mga hose niyan guys, no, mahirap na guys humigop ng ink yan. Actually, hindi naman siya masisira, pero nakakairita lang, no, kasi maaabala ka talaga. So, mas maganda guys na yung ink level ng ating mga printer, mas maganda guys, at least kalahati o ano kaya, puno yung ating ink level. Wag nyo guys hahayaan na matuyuan yung mga ink ng ating mga printer. So, kasi guys, mayroong mga reklamo sa amin, no, nakailang ink flushing na raw sila o ano kaya hand cleaning, di pa rin raw malabas yung ink. Yung palang ginawa nila, natuyuan ng ink yung printer nila. So ganyan talaga guys yung mangyayari. Mahihirapan ka talaga guys na ilabas ulit yung ink kapag ka natuyuan yung printer mo. So guys, wag na wag mo nga hayaang matuyuan yung mga printer nyo. Tapos reminders number 5, dahil nga guys for business use ang ating mga printer, so ang nilalagay natin yan sublimation at syempre yung pigment ink. So guys, ang sublimation at ang pigment ink ay mas malapot yan kaysa sa may original na ink. So mas prone yan sa pagbabara
dun sa may mga printer head natin. So mas maganda guys, no, gamitin natin ang printer natin at least 2 to 3 times a week. Kasi may mga natatanong sa akin, no, sinasabi nila na, sir, mga ilang linggo ba o ilang buwan ba bago matuyuan ng ink yung mga printer natin pag hindi natin ginamit. So medyo nakakalungkot lang yung tinatanong na yun, no, kasi imaginein mo guys, no, nagninegosyo ka ng printing tapos iniisip mo na hindi ka makakapag-print within a week, ano kaya within a month, no. So masamang pangitain yung ganyan. Wag na wag nyo guys iisipin yan na hindi kayo makakapag-print. Mas maganda guys yung printer natin is gamit na gamit. Kasi merong dalawang dahilan para masira yung printer head natin. Unang-una guys is overuse. Pangalawa naman guys is underuse. So kapag sobrang gamit na yan, ibig sabihin laki na ng kinita mo, meron ka ng pambili ng bagong printer head. Pangalawa naman guys is yung underuse, ibig sabihin yan guys, hindi mo ginagamit yung printer mo kaya natuyuan ng ink yan. So mamili na lang kayo sa dalawa. Kung gusto nyo bang overuse o kung gusto nyo na underuse. Siyempre, para sa akin, mas gusto ko yung overuse. Ibig sabihin nun guys, na marami akong pinrint at ibig sabihin rin nun ay malaki yung kinita ko sa printing business. At yung printer head nga na yan, no, talagang kasama talaga sa maintenance natin yan. Hindi natin guys maiiwasan na hindi palitan yung head kasi nga guys, yan dumadaan yung ink natin. So kapag dumadaan dyan yung ink guys, normal guys na balang araw papalitan natin yan. Pero katulad nga na sinabi ko kanina, kapag in-overuse nyo yan o gamit nyo yan, marami na kayo na print, malaki na yung kinita nyo, kaya sigurado guys na may pambili na kayo ng printer head. Reminder number 6. So marami nagtatanong sa may page namin, bakit raw yung print nila pangit, bakit raw yung print nila ay malabo, bakit raw yung print nila may guhit, at kung ano-ano pang mga problema nila tungkol sa mga print nila. So guys, 95% ng mga problema ng about sa print na pangit, malabo, etc., madadaan yan guys sa head clean. Meron yan guys dyan sa may maintenance na may Epson printer nyo. Hindi nyo guys bubuksan yung printer tapos lilinisin nyo siya ng mano-mano. Meron guys panglinis yung printer natin dun sa loob niya. So ang ginagamit niya guys sa panlinis ay yung mismong ink niya. So ako guys, nage-head clean ako bago ko gamitin yung printer. At nage-head clean ulit ako guys, no, after 30 pages na nag-print ako ng high quality print. May mga nakikita kasi akong comment, no, pag sinasabi ko to na after 30 pages, ano kaya bago ka mag-print, i-head clean mo yung printer mo, sinasabi nila na sabi raw nung technician nila na mali raw yun. So para sa akin kasi guys, no, hindi yun mali. Kasi magkaiba kasi guys ng technician saka sa laging gumagamit ng printer. Ako kasi guys, no, lagi akong gumagamit ng printer. Ang technician guys, nagre-repair yan ng printer. So hindi naman siya lagi nagpi-print. So ako guys, kabisado ko talaga yung printer na yan. Kaya nga guys, ang pinibenta namin ng mga printer dito sa The Printing Shack is tatlong klase lang. Kasi guys, yung tatlong klase na yan, kabisado ko na yan. Lalong-lalo na guys yung Epson L121. So para sa akin guys, no, mas maganda na nag-head clean tayo before tayo mag-print sa umaga. At syempre guys, nag-head clean tayo after 30 pages ng mga high quality na print. Sa ginagawa ko yan guys, no, hindi naman ako nasiraan ng printer o ng printhead. Reminder number 7. So kapag yung box mo naman na na-receive ay meron siyang pulang tape, ibig sabihin nun guys na meron siyang hose. So yung hose na yan guys, ini-install namin yan sa mga L121. Ang halaga niyan guys is 500 pesos. So para saan ba guys ang hose? Kasi guys, kapag ka nagpiprint tayo o kamukha nga nung sinabi ko kanina, nag-head clean tayo, gumagamit siya ng ink. Yung ink na yan guys, ang tawag doon is waste o tapon. So saan tumatapon yan guys? No? Tumatapon yan doon sa may ilalim. Doon sa may parang waste pad, doon sa may ilalim ng printer natin. Actually guys, no, madali lang naman linisin nyo kasi isang tornilyo lang naman yon. Kaso, medyo nakakaabala siyang linisin. Kasi guys, kapag ka nag-overflow na yon, ang nangyari dyan, yung mga ink nun ay tatapon na dun sa may ilalim ng printer. So, kakalat siya dun. So, medyo hassle siya, di ba? Kasi, makikita mo naman, no, yung mesa mo is puro ink na. So, para maiwasan natin yan guys, no, nag-i-install tayo ng external na waste tank. So, yung tubo na yun guys, imbis na papunta doon sa may ilalim, binubutas natin guys yung likod ng printer. So, doon ko guys pinapalabas yon para doon na guys lalabas yung ink ng printer natin. Tapos guys, kapag yung bilili mo sa amin is merong waste pad na nakalagay sa labas, wag mo muna siyang sasalinan ng ink hanggat hindi mo nilalagyan ng bote yung dulo ng tubo na yon. Okay, kasi nga doon tatapon yung mga ink natin. So kapag ka walang bote yun guys, ang mangyari dyan ay yung tubo na yon, kapag nagbuga ng ink yun o nagtapon ng ink yun, madudumihan rin guys yung mesa mo. So hindi naman guys nakakasira yun, pero nakakairita pa rin yun, di ba? Kasi nga nasisira yung mesa mo, baka mapagalita ka pa ng asawa mo. Pagka L3210 or yung L5290 yung gagamitin nyo, itong syringe na to ay freebies lang naman namin to, no? Pero minsan kasi nauubusan kami nito. So kapag nauubusan kami nito, ibig sabihin nun walang kasama yan sa may printer mo. So walang kasama yan guys, no? May nabibili naman nito sa mga butika. Okay, so bumili ka na lang nito. Pero hanggat maaari guys, so nilalagyan talaga namin itong mga injection. So ang tamang pagkasaling kasi guys ng mga ink doon sa mga 3-in-1 na mga printer, kasi nga guys kakaiba yung uso niyan. Yung uso niyan guys, ang itsura niya is para siyang susi. So hindi siya guys kamukha nung sa L121 na malaki lang yung uso kaya madali lang natin siyang salinan. So yung uso niyan guys, medyo maliit siya.
So ang tamang pagsasalin talaga ng ink diyan. For example, ito guys, yung original na ink, no, ang ginagawa natin diyan ay tinatapon na natin yung laman, tapos yung bandang puwetan, pinuputol natin to, tapos ito kasi nguso na to, talagang ito shoot na shoot to doon sa may tangke ng printer na yan. Okay, so ang ginagawa natin dito, ginagawa natin siyang imbudo. Kaso medyo nasasayangan kasi ako sa ink. Imbis na itapon mo yung ink na yon, pwede mo siyang gamitin sa ibang printer, no, kaya pwede mong ibenta mismo yung bote na to. So kapag ka nasasayangan ka doon, ang ginawa kong paraan diyan guys ay ginamitan ko siya ng injection. Kaso guys, kapag ka nagagamit kayo ng injection, sobrang dahan-dahan lang guys yung pagsasalin nyo. Ang mangyari niyan guys, no, yung hose mismo ng ink natin, magkakameron ng bubble siyan. Tinutulak niyan guys palabas yung ink doon sa ilalim. Feeling mo butas yung tangke ng printer mo kasi merong tulo-tulo doon sa may ilalim ng printer. So, imposible guys na mabutas yun. Ang nangyari lang nyo guys, no, minadali mo lang kasi yung pagsasalin nitong injection. Kaya ang nangyari nga, nag-overflow siya doon sa may ilalim. So, para maiwasan natin yun guys, no, ang gawin nyo dahan-dahan lang guys ang pagsasalin ng ink pag gumagamit kayo ng syringe. Pero kung medyo nahirapan talaga kayo sa paggamit ng syringe, mas maganda guys, gamitin nyo na lang yung old way, no? So, isacrifice nyo na lang yung ink, tapon nyo na lang siya, tapos butasin nyo yung puwet, tapos yun guys yung gawin yung imbudo. Yung bote ng ink na nandiyan dyan sa may loob ng mga printer nyo na L3210, ano kaya ng L5290. So, yung mga gumagamit ulit guys ng L3210 at ng L5290, minsan kasi hindi natin maiwasan na mag-DIY, yung pagre-refer ng DIY. So ang ginagawa natin guys, so binubuksan natin yung pinaka-printer natin, tapos inaangat natin yung pinaka-takip niya. Hindi guys yung takip nung pang-scan, ha? Meron pang isa pang takip yan eh. So kapag inaangat nyo yun guys, no, dahan-dahan lang. Kasi kapag binigla nyo yung pag-angat, no, nang nangyari dyan ay merong ribbon yan doon sa may bandang likod. Yung ribbon na yun guys, napuputol yon o nahuhugot yon. Kapag ka nahugot yon guys, mapapansin nyo, hindi na gumagana yung scanner. So may mga bagay talaga guys kasi na hindi talaga dini-DIY, katulad nga ng mga L3210, ano kaya ng L5290 na printer, hindi yan guys pwedeng buksan basta-basta. So kapag ka medyo nagkameron ng problema na gano'n, mas maganda guys, no, ipacheck nyo na lang sa may technician. Kasi guys, baka kakatipid nyo kasi ayaw nyo magbayad sa technician, baka mas lalo pa kayong mapamahal. And tingin ko, last na tong reminder, no, kapag ka nagpe-paper jam guys yung mga papel nyo, ang paghugot nyan guys na dalawang klase. Unang-una, pwede mong patayin at i-on ulit yung printer mo para iluwa niya yung papel na nag-jam. Pangalawa guys, patayin mo yung printer mo, hugutin mo siya ng dahan-dahan. Okay? Dahan-dahan-dahan-dahan. Kasi kapag ka nagalit ka dyan sa may printer mo, tapos alam mo yung inis na inis ka na, tapos sinila mo siya para mo siyang sinabunutan, ang mangyari dyan guys, no, merong maliit na pesa dyan na pwedeng tumalsik o masira. Ganito lang guys, kaliit yun. Sobrang liit lang nun. Parang spring lang yun. Nakakita na kasi akong ganun kasi nga dati nainis rin ako sa may printer, ginawa ko, hinila ko. Tapos ang nangyari nun, kapag nagpi-print ako, hindi na siya nagfi-feed. So parang wala nang power, parang wala na siyang lakas. Yung pala guys, nahugot yung spring na yun. Ganito lang yung kaliit guys. Ang halaga nun, mura lang naman yun. No? Siguro ang halaga nun, mga 10 piso lang. Kaso ang problema nun, hindi ka makakabili nun ng yun lang. So kailangan mo guys, sumanap ng isang printer na sira para makakuha ka ng spring na yun. So ganun guys, kalaking abala ang ibibigay sa'yo kasi sinabunutan mo yung printer mo. Wag na wag ka guys, maiinis dyan sa may printer mo. Kapag kahihilahin mo guys yung papel na nag-jam dyan, sobrang dahan-dahan lang. Okay, kasi kapag ka nagalit ka dyan sa may printer mo, nagtatampo rin yan. Kapag ka ininis mo yan, lalong hindi magpiprint yan. Printing shine.